Samantala, Build Back Better Task Force, binuwag na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga namemeke ng Commission of Filipino Overseas Certificate, binalaan ng Bureau of Immigration. Yan at iba pa sa Express Balita ni Gabby Natividad. Halfway home na ang Philippine team sa Southeast Asian Games o SEA Games sa Cambodia sa kalagitnaan ng mga palaro. Ayon kay Valenzuela 2nd District Representative Eric Martinez sa Laging Handa Public Briefing, may 19 gold medals na ang bansa. Halos kalahati ng nakuha ng bansa noong 2019 na umabot sa 52. Aniya, di malayong mapantayan o malampasan pa ng bansa ang record na ito. Ipinabusisi ni Senadora Amy Marcos sa Senado ang aniyay na paulat na pandaraya sa voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Ayon kay Senator Amy, namamayagpag pa rin ang mga flying voters na nagparehistro sa iba't ibang presinto. Sa resolusyon na ihinain ng senadora, tinukoy niya ang nadiskubre ng COMELEC na higit na 892,000 na doble na registration noong 2022 national and local elections. Binuwag na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Build Back Better Task Force at pinalitan ito ng Disaster Response and Crisis Management Task Force. Sa bisa ng Executive Order No. 24, ilang mga ahensya ng pamahalaan ang magiging miyembro ng bagong task force. Ang task force ang tututok sa nagkakaisang aksyon ng gobyerno na nakatuon sa pagpapalakas ng disaster preparedness at disaster response na nakabase sa siyensya. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga namimeke ng Commission of Filipino Overseas Certificate o CFO. Ayon sa BI, isa itong talamak na modus ng mga fixer na naniningil ng 8,000 piso kapalit ng pekeng CFO certificate. Paalala ng BI, gamitin na lang ang kanilang website na www.cfo.gov.ph. Gabby Natividad, para sa bayan.